October 8th, 2022, Saturday of the 27th week in Ordinary Time. A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. Brothers and sisters, Scripture confined all things under the power of sin, that through faith in Jesus Christ, the promise might be given to those who believe. Before faith came, we were held in custody under law, confined for the faith that was to be revealed. Consequently, the law was our disciplinarian for Christ, that we might be justified by faith. But now that faith has come, we are no longer under a disciplinarian. For through faith, you are all children of God in Christ Jesus. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free person. There is not male and female, for you are all one in Christ Jesus. And if you belong to Christ, then you are Abraham's descendants, heirs according to the promise. The Word of the Lord. Responsorial Psalm. The response is, "The Lord remembers His covenant forever." Sing to Him, sing His praise, proclaim all His wondrous deeds. Glory in His holy name. Rejoice, O hearts that seek the Lord. The Lord remembers His covenant forever. Look to the Lord in His strength. Seek to serve Him constantly. Recall the wondrous deeds that He has wrought, His portents and the judgments He has uttered. The Lord remembers His covenant forever. You descendants of Abraham, His servants, sons of Jacob, His chosen ones, He, the Lord, is our God. Throughout the earth, His judgments prevail. The Lord remembers His covenant forever. A reading from the Holy Gospel according to Luke. While Jesus was speaking, a woman from the crowd called out and said to Him, "Blessed is the womb that carried you, and the breasts at which you nursed." He replied, "Rather, blessed are those who hear the word of God and observe it." The Gospel of the Lord. The reasoned argument Paul provides in today's first reading and the straightforward proclamation of Jesus in today's Gospel from Luke points to the exact same truth. Being attentive to God's word, whenever and however it comes to us, is a most blessed moment, and responding to God's grace in our lives gives God the best glory that we can. Paul is providing a long presentation to the church in Galatia, who have begun to question the salvation through grace that Paul preached to them. Some other Jewish believers have come from the outside and stirred up some trouble. They want the Galatian church, many of whom were Jews, to return to the observance of the Mosaic Law, or the Torah. Perhaps they saw the early Christian preaching as a corruption of the Jewish faith and wanted to restore proper practice. Maybe they were opposed to Paul. Either way, Paul says that the Galatians shouldn't follow that path. The Torah was important and indeed essential to remind people of the commandments of God, but it also at times was used to divide people and was used as a punishment when the observance wasn't strictly kept. Of course, that was not God's intention with the Torah. The law was there to guide people into a loving and committed covenant community who followed the example of God who saved the Israelites from Egypt. But we human beings are sinners, as Paul reminds us again and again. And those who observed the law sometimes turned that Jewish faithful observance into a disciplinarian type of mentality that divided and separated, rather than fulfilling it as a joyful observance. But Paul recognizes in one of the most beautiful passages in the New Testament that the grace of God in Christ is different. Grace goes beyond any divisions people create and brings us into a deep unity with all of humanity, so that the divisions we think are so intractable, so insurmountable, fall away to dust in the grace of Christ.
And Jesus seeks to say much the same thing in a more pithy way and equally beautiful. If the body of Mary, his blessed mother, is blessed because it carried and cared for Jesus, she and all of us are even more blessed when we hear God's word and observe it. The grace that Jesus brings doesn't exempt us from doing good. It's the constant reminder of the fact that we live united with all people as God's children. And the good we do is an expression of the overflowing and undeserved grace of salvation which God gives freely to us. And it's a reminder that God's grace is never a source of arbitrary division, but an invitation to overcome those divisions and draw people together in God's love. God's word has come through the Torah, and indeed many of our Jewish brothers and sisters see the observance of the Torah as life, because it connects them, even to this day, to the God of Abraham and of Sarah, of Isaac and Rebekah, Jacob, Leah, Rachel, Ruth, Moses, Miriam, and all the prophets of the Old Testament. And our Catholic Church deeply affirms this originating covenant of God with the Jewish people. At the same time, Christians see the Word of God become flesh in Jesus Christ and the grace that He gives us. This new covenant in the dying and rising of Jesus saves us with amazing grace. And we spend our days in this life giving God's praise in word and deed, and that our lives are destined for union with the God who has so lavishly graced us. God give you peace. Ngayon ay Sabado ng 27th linggo sa karaniwang panahon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, sinasabi ng kasulatan na ang lahat ng tao'y alipin ng kasalanan upang sa pamamagitan ng pananalig kay Hesukristo, ang mga sumasampalataya ay tumanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, kami alipin ng kautusan hanggang sa mahayag ang pananampalatayang ito. Kaya't ang kautusan ang naging tagapagturo namin hanggang sa dumating si Kristo at sa gayon, kami mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayong nananalig na kami sa Kanya, wala na kami sa pangangalaga na tagapagturo. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng nabinyagan kay Kristo ay pinanananahan ni Kristo. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Ang Salita ng Diyos. Salmong Tugunan. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan, ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin, at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahangan niyang mga gawa, ang kanyang paghatol,
gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, Siya ang ating Diyos, sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Karun adlaw sa Sabado, sa ikakauhaag pito nga simana sulod sa tuig. Sa kapanahuna ni Jesus, ang katilingban sa mga Hudiyo miisip sa kababayinan nga second class. Hinuon si Jesus midaog sa ilang mga katungod ug mihatag kanilag tingog. Gani gihimo sila niyang mahinungdanon diha sa iyang publikong pagpangalagad. Giila ni Jesus ang maisugong mga babayi nga mihatag ug kinasingkasi nga pamahayag mahitungod kaniya. Usa ka babayi mituaw. Bulahan ang babayi nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo. Lucas 11:27. Ang babayi nga natingala sa gahom ni Jesus batok sa mga daotang espiritu sa dayag midayig kaniya. Nahuna-hunaan niya nga bulahan ang inahan ni Jesus nga nagsamkon ug nagpakataw ug anak nga sama kaniya. Bisan ang mga inahan magtinguha gayud sa labing maayo alang sa ilang anak ug kining babayhana nagalaom nga makaanak ug sama kang Jesus. Gibali ni Jesus ang pagdayig sa babayi alang kaniya ug sa iyang inahan. Gihatagan ni Jesus ug gibug-aton ang kamahinungdanon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios ug sa pagtuma niini. Dili unta kita malinga sa pagkagamhana ni Jesus, hinuon madala gayud unta kita ngadto sa pagpangita sa pulong sa Dios. Dili unta kita mawala diha sa pagdayig, pagkatingala sa pribilehiyo sa pagkakadugo kang Jesus. Hinuon, tinguhaon nato ang pagpangita ug pagtuman sa pulong sa Dios. Sa tanan nga mga gipamuhat ni Jesus, kanunay siyang nakighinabi sa iyang amahan. Pamalandong, sa akong pagkabinunyagan, kanunay ba nakong gipangita o gituman ang pulong sa Dios? Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Mga igsuon, sumala sa kasulatan ang tibuo kalibutan na ilalom sa gahom sa sala aron ang mutuo makadawat sa gasa nga gisaad nga ihatag pinasikad sa pagtuo kang Hesukristo. Sa wala pa muabot ang panahon sa pagtuo, gibilanggo kita sa balaod hangtod nga ikapadayag kining maong pagtuo. Busa ang balaod maoy nagdumala kanato hangtod sa pag-abot ni Kristo aron maisip kita sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuo. Apan karon nga mauna ang panahon sa pagtuo, ang balaod dili na maoy magdumala kanato. Pinaagi sa pagtuo
kamong tanan na himong mga anak sa Dios sa pagpakighiusa ninyo kang Kristo Jesus. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo, ug busa nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Busa wala nay kalainan sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo, sa mga ulipon ug sa mga dili ulipon, sa mga lalaki ug sa mga babayi, kay nahiusa naman kamong tanan kang Kristo Jesus. Kun kamo iya ni Kristo, nan mga kaliwat kamo ni Abraham ug makadawat sa gisaad sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salmo Responsorio. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Awiti siya, awiti ang iyang kadayganan, isangyaw ang tananiyang katingalahang mga buhat, himayaa ang iyang balaang ngalan, pagsadya kamo ug mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Paabuta ang Ginoo diha sa iyang gahom, paningkamuti ang pag-alagad kaniya kanunay. Hinumdumi ang katingalahang mga buhat nga iyang nahimo, ang iyang mga kahibulungan ug ang mga hukom nga iyang gibungat. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Kamong mga kaliwat ni Abraham, iyang mga sulugoon, mga anak ni Jacob, iyang mga pinili. Siya ang Ginoo, mao ang atong Dios, sa tibuok yuta nagahari ang iyang mga hukom. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Human makasulti si Jesus niini, may usa ka babay nga mituwaw taliwala sa pundok sa mga tawo ug miingon kaniya. Bulahan ang babayi nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mitubag. Bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.